At sa detalye ng ating mga nagbabagang mga balita, nilinaw ng Philippine Overseas and Labor Office o PULO dito sa Kuala Lumpur na walang pinipili ang nasabing ahensya kung sino-sino ang nais bigyan ito ng Dolly Abot Kamay ang Pagtulong o Dolly Aka Program ng pamahalaan. Ito ay matapos lumabas ang ilang isyo sa mga OFW na pinipili umano ng PULO ang nais bigyan ng isang beses na cash aid mula sa pamahalaan. Ayon sa mensaheng inilabas ni PULO KL Labor Attaché Attorney Johnson Cañete, nilinaw nito na ang mga pumapasa at naaaprubahan upang makatanggap ng nasabing ayuda ay nakabase sa mga OFW na nakapagsumite ng mga hinihinging mga dokumento at nakasunod sa mga guidelines na inilabas ng kanilang tanggapan. Dagdag ni Cañete na walang kinikilala at pinipili ang PULO dito sa Kuala Lumpur. Sinabi nito na karamihan sa mga tauhan ng PULO ay wala pa niyang isang taon na nagbibigay ng serbisyo sa Malaysia. Nilinaw ng Labor Attaché na di umano pinipili at hindi namimili nang bibigyan ng Dolly Akap ang kanilang tanggapan. Sinabi nito na ang lahat ng mga naaprubahang mga aplikasyon ay susuriing maigi ng Commission on Audit o COA. Samantala, niliwanag din ng PULO KL na mapapatunayan lamang na denied ang mga aplikasyon ng mga OFW para sa Dolly Akap kung ito niya ay lumabas sa kanilang mga email accounts.